Good day, ma'am. I'm Jan Luis Rivas from 3CRI 82-4. And I will discuss today is about physical evidence and chain of custody. Our objectives is discuss the ways to collect physical evidence and trace evidence and identify ways in proper tagging and labeling of evidence. First is physical evidence. Yung physical evidence, ito yung mga object na nakikita natin or makukuha sa crime scene. Kaya tinatawag itong physical evidence. Halimbawa dito is yung mga knife, blood, bullet, and other tangible na pwede natin makita sa crime scene. Next is biological evidence. Ito naman yung mga evidence na makikita natin sa suspect or sa victim. Halimbawa na to is yung mga hair, tissue, skin, and other biological ng isang tao. Next is ways to collect physical evidence. First is kailangan natin i-document or i-photograph yung crime scene. Second is kailangan natin i-secure or i-properly secure yung evidence. Pwede natin to ilagay sa paper bag or envelope. Next, kailangan natin to i-sealed. Next is kailangan natin to i-sealed or i-tape sa paper bag, and kailangan natin ilagay yung initial date and yung sign ng officer na nag-collect or kumuha. And next is kailangan natin siya lagyan ng label kung anong object, or kailangan natin i-identify yung mga object na nakalagay sa envelope or sa paper bag. And last is yung examiner, kailangan meron siya signature, date, and time sa envelope na nakalagay. Importance to follow when collecting evidence. First is prevent. Dito naman sa may prevent is kailangan natin i-prevent yung contamination ng evidence. Isa na dito yung pag proper sealed or proper secure ng evidence para maiwasan yung contamination. Next is preserve. Kailangan natin i-preserve yung evidence para maiwasan yung contamination. And last is maintain. Kailangan natin i-maintain yung evidence para sa korte is kung ano yung nakuha natin, ganun pa rin siya. Hindi siya ma-contaminate. What does the chain custody establish? Dito naman sa chain of custody, lalagay natin kung sino yung nakipag-contact sa evidence, and yung time and date ng evidence, yung time and date ng evidence ng pang-handled. And kailangan din natin ilagay dito kung may pagbabago ba sa nilagay sa evidence or walang nagbago.